Oh well, welcome back to my channel. Last vlog for the day. So katatapos ko lang isolve yung rectangle. Lalagay ko na to sa notebook bukas. Ay, hindi, bago ko ilagay, isang pasada pa ulit, isang check pa ulit. But dun sa aking librong gagawin o sa parang manual kong gagawin, maglalagay ako ng formula way by formula transformation or so algebraic way of solving. So yun yung ilalagay ko para magkaroon lang ako ng idea, at saka maglalagay rin ako ng variation bago ko ilagay pala to sa notebook ko. Bago ko siya ilagay sa notebook ko, isusulat ko yung mga variations, yung paikot-ikot, iba yung hahanapin, iba-iba yung given, so para maganda lang. But it's a very, ano no, I found math to be, yan eh. You know, parang lang, alam mo yung mga, ano, mga manipulative toys, yung ginagawa namin sa SPED, na it improves our senses, yung aming, parang may mga sensory toys na gano'n na, na-improve kang, na-develop yung instinct mo, parang gano'n yung aking naging pakiramdam, by just looking at this. Although medyo natagalan nga, kasi o nga no, dapat lagi ka nakatingin doon sa taas pag nag-lift. So yun yung dapat ma-master ko pa na maging turn ko into a good habit. Well, ngayon ko lang na ano, kasi dati sumusuko ako dito eh. Kaya nga binabalikan ko to dahil dati suko ako rito eh. Kung di lang dahil sa tutor na ano, nung matyaga ng tutor sila Tita Ola at si Tito Molly noon, dito yung kapitbahay namin. Susuko ako rito eh, pero buti na lang din. Sil ano din eh, it took me a while, kagaya nga eh, took me to bago ko marating ito. So, yun lang. Kasi dati sinusukuan ko talaga to, kumbaga ang ano ko rito is ahon lang. Hindi ko to kinoconsider na challenge eh. But now, I consider this as a challenge. So, ano eh, na, ang ganda niyang, alam mo yun, yung parang ang tumama sa loto, di ba? Parang ang tumama sa loto kapag nakita mo itong mga to. So, yun lang. Para ka lang tumama sa loto talaga kapag nakita mo to. So, gagawin ko pa to ng isa yung sa perimeter ulit. Ang hahanapin ko naman is width, ang hahanapin ko naman length. Titignan natin. So, yun lang. Algebraic way or yung formula na way. Eh, either way. Basta alam mo pareho yung process, pareho kang comfortable doon. Parang i-associate ko lang siya sa basketball. 'Di ba? Sa basketball kasi ano yung ginagawa ng depensa sa iyo, tinatanggal nila kung saan ka comfortable tumire. So ikaw naman as offensive player, 'di ba? As offensive player, since alam mo yung gagawin ng depensa sa iyo individually. So ano yung gagawin mo? 'Di ba? Sabi nga ni Jordan, pagka nasa iyo yung bola, si Kobe rin, sinabi nila na ano eh, pag hawak nila yung bola, hindi na nila kinonsend yung bantay nila. Okay? Hindi na nila concern yung bantay na harap sa kanila because they know they can pass the guy. The only problem is, tinitignan na lang nila yung health. Sinasabi rin ni MJ na, no, pag nasa iyo bola, ikaw ang nagdidikta kung saan ka pupunta. Hindi yung depensa ang magdidikta kung saan ka pupunta. So, ganun la. Kagaya na itong map, di ba? Tinuturoan nga. Ito, natutunan ko lang. Nagsosolve ako. Nagiging komportable ka sa mga ways kung paano mag-solve. So, pa naging komportable ka, pwede mo na siyang gamitin kung saan ka komportable. Pag komportable ka, wala kang magiging ano eh, kahit anong ibigay sa iyo, kaya mo. Parang basketball nga, eh, di ba? Komportable ka sa lahat ng tira, may hirapan silang depensahan ka.
Kasi sa basketball eh, pag nasa opensa ka eh, ay pag nasa depensa ka, mas mahirap dumipensa kasi magre-react ka. Whereas kung hawak mo yung bola, di ba? Kayo yung nasa opensa, eh, kayo yung magdidigta kung ano yung flow ng laro. Kasi ang masakit doon, pag nadigtaan kayo ng depensa, eh, yun yung malaking ano na natatalo kayo. So dapat komportable kayo sa kung anong ibibigay sa inyong paraan. Na-associate ko lang sa basketball. And by the way, si Sergio, ito na lang yun eh. Si Serviola is isa sa pinakamagaling na basketball coach dito sa Cavite. At, graduate ng industrial engineering yun. So, Matt, ito yun. So, siya lang ang naalala ko. Kasi, yun yung laging, pag nagko-coach siya, nakikinig lang din ako eh. Hindi ko alam kung bakit. Ano, pero nung tinanong niya ako, parang ewan ko kung sumasakay lang siya, parang naano siya sa basketball knowledge ko. But and, pag nung tinitingnan ko siya tapos nung naglalaro na ako rito sa ano, alam ko kaya ng ano ko eh. Hindi lang kaya ng katawan kong gawin yung iba, pero sa, kung sa isip lang, ay nako. Yung lahat ng sinasabi ni Kuya George, ni Sir Viola, nandito na agad eh, naka-register na sa akin. Oo, ganun ako ka-obsess siguro sa basketball. Kaya ito rin yung ginagawa ko sa mat. Ito lang. So, yun lang, na-associate ko lang yung mat at saka basketball. Kasi sabi nga, di ba, ni Tex Winter, yung naka-invento ng triangle offense na ginagamit ni Jordan at saka ni Kobe doon sa kanilang championship years. Basketball is just a game of geometry. So, math, rectangle yung sinosolve ko, so geometry. So, yun lang. Nagpapasalamat din ako nung nalaman ko itong mga ito. Eh, si Sir Alfred din, engineering graduate. Magaling sa math, magaling maglaro. So, ano pa hahanap? Kaya nga gusto kong maging kaano ng mga tao na yun. Magaling sa math. Kasi, hindi ko alam eh. Pakiramdam mo pag maano ko sa mat, may solusyon ka sa bawat problema. Kumaga, hindi kung ano, kung alam mo yung ginagawa mo. So, yun lang. Bukas ulit. Have a nice weekend. And of course, Divine Mercy Sunday. Sana makapagmas tayo lahat. At importanteng feast yun para sa ating mga Katolik. So, sige po. Okay, subscribe, hit the notification bell for if you want videos like this or from me, araw-araw naman to, so see you tomorrow guys.